Nung panahon namin kasi, pag sinabi mo sa magulang mo na magbabanda ka, hindi ka talaga papayagan. Sabihin, walang mangyayari sa'yo. Masama yan. Walang future. Yun ang sinasabi lagi ng mga magulang dati. Noong una, hindi namin naiintindihan. Pero actually, nung naging magulang ako, hirap talaga din talaga sa Pilipinas na kung yun yung isipin mong gusto mong future talaga. Kailangan mo talagang pagtitigahan ng panahon at ng lahat. Kaya, pero laging ganun. Dati, sa itsura ng mga banda, akala ng mga tao, mga adik, akala ng tao, masamang tao. Pagsimula ako, sir, marami talagang para makatugtog ka, para makapag-play ka, dadaan ka talaga sa nakikiusap ka sa organizer. Kahit ibigay sa'yo yung slot na umaga na, kukunin mo pa din. Dumating din sa point yung mga nagkailangan magbenta ng ticket para sa mga prod dati. Kaya para makatugtog ka, kailangan magbenta ng ticket. So parang labo na ikaw na yung tutugtog, hindi mo pa yung magbabayad. Hirap din sa mga bagong banda ngayon, yung mga bagong bata ngayon. Nagpapanat sila para sumikat. Time namin, sa amin, nagbanda kami, kasi gusto namin tumugtog para sumikat. Wala kami pakialam kung sisipin kami ngayon din. Swerte, sinerte lang kami na nabigyan ng break. Pero ang hirap kung yun ang pang-goal mo ngayon sa sumikat, nakita mo lang na marunong ka magbanda, kaya magbanda ka, yun yung mahirap. Madami. Iba nga. Hindi ko alam kung pwede ikwenta. Tumugtog kami sa Cubao, sa isang Enyo gig. Kaputukan ng chinelas. May isang binatang inangat ng mga tropa niya na nakablit lang. Saguban siya. Nilaro niya yung tooth niya. Kinuha siya ng mga guardia. Yun. Tumugtog kami dati sa UP. Umaga na. Ang nanonood na lang, yung mga namumulot ng basura. Mga ganun. Tumutulong pawis ko. Nakaka-affecto siya sa akin. Nakaka-affecto siya na positive kasi kailangan mong galingan. Kailangan mong ipakita sa Pilipino na kaya mo din gawin yung ginagawa nila na pwede na sumabay. So, hindi mo bibigilan sa lahat naman ng bansa. May ganun. Tsaka actually kami, hindi naman kami kumukuha ng inspirasyon. Kasi ano, diba magagalit kami bawa sa Guns N' Roses. Pero nung bata ako, pinapakinggan ko sila, ba't ako magagalit? Kaya naman may kami gasi kasi dahil sa mga foreign bands na influence sa amin. So sa akin, okay nga para makita namin mga artists kung ano yung mga pwedeng ganyan yung show na kailangan mo pagaling para mabot ka sa ganyan. Hindi kasi nung unang pagkagaling ko nung third year high school ako, kuya ko fourth year. Hindi. Tandasahin kuya ko nung pagkalate. Nung high school ako, gusto mag-fine arts. Kuya ko gusto mag-engineering. Pero nung gumraduate siya ng high school, nag-apply siya sa school, sa ibang school ng engineering, sa UE lang siya nag-apply ng fine arts. So that time, nandun yung mga tropa niya. So nag-fine arts siya. So pag-graduate ko ng high school, ayoko na mag-fine arts kasi kuya ko nag-fine arts. So ako nag-engineering. So madami akong skwelaan na pinuntahan hanggang wala din nangyari. Tapos yun na, later on, na-realize ko na yun pala yung calling ko, mag-fine arts ako. Yun lang, nag-aaral na ako ng fine arts sa UE, mga makadalawang taon, tumating naman yung banda. So hindi ko na ito yung pag-aaral. Pero given a chance, kung wala lang akong anak, siguro nag-aaral dito. Tapos ito. Itetext ko na lang sa inyo. Yun lang. Mahalin nyo yung ginagawa nyo. Huwag nyo isipin sumigat. Dapat enjoy kayo sa ginagawa nyo. Saka huwag kayong mga argabyado ng ibang tao. Basta masaya ka sa ginagawa mo. Tapos huwag ka maiinggit. Pag may nakita ka magaling, dapat ma-inspire ka na mas gumaling. Huwag ka maninira ng ibang tao. At dapat talaga masaya ka. Maigli lang yung buhay sa mundo. Dapat lagi kang masaya. Kaya lagi kang
maliit na bagay na magandang ginagawa sa kapwa-tao, hindi magbubunga ng masama niya. Kaya pwede ka tumulong, tumulong ka. Kung sumigat ka na, huwag ka din mayabang. Hindi din naturo sa amin ng parokya at saka ng keso eh. Noong time na medyo nagkakapangalan kami, sinasaway nila kami pag si Chito, si Rabi. Ano yung yabang mo na? So ayun, maisip na ako. Masobro na pala kasi hindi mo mamalayan. Minsan pag sumigat ka, hindi mo namamalayan na ganun ka na eh. Kasi nga, nabubulagan ka ng mga attention na binigay sa inyong tao. Sa mga nakapuha mo. So dapat, ganun. Tsaka sa music, galingan nyo lang. Tsaka dapat meron kayong taong pwede pagtanungan na honest sa inyo. Siyempre, iba yung ibang tropa nyo. Sabihin, maganda ba? Sabihin, matanong mo sa tropa mo kung maganda ba? Sabihin, oo, maganda. Pero yung totoo, hindi naman. So dapat magkaroon kayo ng taong honest na nagkasabi sa inyo na hindi. Kulang pa, ilaw pa, o hindi maganda, pangit. O, ganda talaga. So dapat ganun. Meron kayong mga taong malalapitan na honest sa inyo. Ngayon, nakita namin. Kaya kami nag-indie na ngayon. Hindi kailangan ng label na. Siguro, speaking kasi kami, matandaan na kami, tsaka kilala na kami. Pero pag bagong banda, syempre, pag inalo ka ng label, kasilaw, syempre. Pero kaya walang label. O kaya, sabi po na, nakukulong daw po kasi tsaka, ano, yung mga aralin nyo yung kontrata. Pero lahat ng artist dati, lahat ng banda dati, hindi namin alam na nung pumirma kami, yung nirecord namin kanta sa kanila pala yun. Kasi college, rockers lang kami nun eh. Tapos aralin nyo yung kontrata. Halimbawa, may label lumabas sa inyo, aralin nyo yung kontrata. Kasi nga, meron talaga yung kontrata. Dati pa, hanggang ngayon, meron. Na yung OSR, yung original sound recording, sa label yon, kikita yung label nun. Opo. So, kayo po wala nakuha? Meron naman nakuha, pero minsan nasa kontrata yun na forever sa kanila yung kanta. So ikaw, hindi mo alam na okay yun. Wala akong kumakagawa ka sa sobrang gandang kanta tapos imbis na kayo yung kumikita. Sakto rin po pala. Tanong, matinding sa review. Yung sa commercial. Hindi ako may bayad din. Pero yung depende kasi kung ano yung gagamitin nila. Pero pag kinuha nila sa label, hindi ka yung label doon. Kasi sila nagpa-record na. Kasi nga, pero kung nag-start kang banda talaga, syempre wala akong pambayad na recording. So, label. Libre naman, maganda rin kasi dati ha, nung panahon namin, kailangan mo na kasi di naman makakarating yung kanta namin sa Mindanao. Sa SM Daabaw, hindi naman makakarating yun kung di dahil sa label eh. Pero dahil yung Universal, meron sila sa mga record bar. So meron ngayon, pero dahil nga ngayon, Facebook, social media, mga kailangan. Pero susi talaga is magandang kanta. Isang magandang kanta, yun ang susi ng lahat. Kahit hindi, kahit walang label, kahit may label, maganda yung kanta mo, makikilala ka, kasi maganda yung kanta mo. Yung nga, yung mga timing sa kanta, kung ilalabas na i-hedge yung Elbimbo ngayon, nilabas nila yan, 1996. Kung ilalabas nila ngayon, 2020, papatok pa rin kasi napakaganda ng kanta. Nasa kanta pa rin magandang po talaga yun. Magandang kanta. Saan lang dumugtog? Oo. Sabi nga namin, hindi ko sabihing madali yung trabaho, pero hindi ko mapapalit. Ito yung pinaka-best trabaho sa lahat, pero pag sinabi sa akin na parang sarap, hindi rin. Kasi minsan, nag-US tour kami, 35 days. Kala mo, saya, nasa Amerika ka eh. Pero hindi, ako may anak ako eh. Ah, homesick. First 2 weeks, saya mo. Pero 2 weeks, nalulungkot ka na eh. Yung mga biyahe namin, sakit sa likod. Kinakaban ako from Vegas to LA. Wala akong tulog doon. Dalawang araw na natatakot ako. Kasi bakit ako hindi makatulog? Pagod naman yung katawan ko. Sober naman, wala akong hindi ako mainom. Pagdating ko ng magigig na, galing kami yung biyahe, walang pahinga yung katawan ko. Natakot ako baka mamaya imatay na sa stage, baka hindi ako makapag-perform na maayos. Sama na rin yung homesick. Ano pa lang kami nun? 5 days pa lang kami sobrang homesick na ako. After ko nga naman sumampas, saya. Yung gabing yun yung pinakamasarap natulog ko kasi the next day walang gagawin. Tulog ko. Nasa hotel kasi natulog ko. Tama. So kinakabahan pa rin ba kayo sa maraming crowd? Lagi. Every gig, sumusuka. Pag may kaba daw yun, sumusuka ako. Hindi ako pwedeng kumain bago tumugtog kasi sumusuka ako. Bakit? Sa kaba. Siguro sir, rinala namin nga kasi hindi naman kami seryosong banda. So pag nagkakamali kami, natatawa lang yung tao. Mahirap siguro kung parang Martin Niveras. Kamali ka. Medyo na kaya kami. Yung nga, pag nilalaglag ako eh, imbis na maawa yung tao, natatawa pa eh. Hindi nila alam kung gaano kasakit yung laglag. Pero alam, nalaglag na naman ako eh. Meron akong kinabi. Dati, yung pagkalaglag ko, diretso orthopedic eh. Sa akin, ang trabaho namin is tumugtog.
Pero hindi naman trabaho tumugtog eh. Sarap-sarap tumugtog eh. Ang trabaho sa akin is yung biyahe, yung interview. Ganito yung mga trabaho sa amin. Radio guesting, mga TV guesting yan. Yun yung mga trabaho sa amin. Pero yung songwriting yan, trabaho yan. Pero yung pagtugtog, ako hindi trabaho yan. Nakasarap tumugtog. Bisa kahit may sakit ka pag sumama ng stage. Parang kami, parang tara, jamming tayo kahit walang band, walang labas. May sinabi namin yan eh. Nung bago kami, nanalo kami sa Enyo Rock Awards. Tagal nun. Enyo Days. Best new artist of best live act. Kala namin, nakuha na namin yung tamang bayad. Kala namin, next year, sabi na. Nung nanalo kami, usually November yung Enyo Rock Awards. The next year, wala kami mga tugtog. Sikat kami, oo, pero wala kami pera. So, naisip namin, last year na to, sabi namin, kung may mangyari, okay, kung walang mangyari, trabaho tayo, kailangan magkumuha ng day job kasi hindi ka mabubuhay ng banda lang. Sinerte lang kami that year, may nangyari talaga. So, tsaka yun, hindi pwedeng sa banda, hindi pwedeng yung tatlo tumaya ng 100%. Yung dalawa, 70% lang. Dapat kung tatayaan yung lahat ng banda. Lahat kayo dapat tumaya. Kaya kami, kahit mag-fail kami, alam namin, kakasama kami. Yun yung solid sa aming... Swerte ko, nakakuha ka ng pareho. Hindi naman kayo nagkaka... Gamay, suntukan. Sino? No, hindi. Si Borch yung dinari namin eh. Oo. 20 years na kami this year. 20 years na kami gabanda. Jomal? Si Jomal. Si Borch. Pero... Borch. Kailangan yun eh. Para magkalala nyo yung sa inyo. Gentle giant. Hindi pwedeng walang nagdidisiplina sa inyo. Hindi pwedeng lahat kaya rakin doon. Kasi dumating kami noon, bawal kami tumutugtog. Kaya siya nakalbo doon. Hindi kami tumatugtog. Kaya sabi niya. Hindi kami tumutugtog dati ng usapan. Dapat lasing. Dapat lasing kami tutugtog. Ah, dati? Oo. Yung usapan namin. Dumating yung time na dami namin tugtog. Masaya, pero pangit yung tugtog. Tsaka hindi, obra. Nung pumunta ko yung Narda, meron kami minsan isang araw, limang tugtog. Araw-araw. May tugtog ka, kung iinom ka araw-araw, mamamatay ka, magkakasakit ka. So hindi talaga, hanggang dumating tayo na kailangan magdisiplina. Ako bago sumampa, lagi tatanong ko, anong bawal? Bawal magubad, bawal magmura. Alas kung maskwelahan, bawal magubad, bawal magmura. Bawal magmura sa tao, bawal alak. Aarali mo din. Aarali mo talaga yung trust mo. Para, totoo naman din. Kasi kahit, saya talaga pa, nagbabastos ka, nagmagmura ka, saya. Pero, yun, pero di ko kukunin ng... Hindi ka makatutog sa mga tatang school. Hindi ka makukuha ng corporate gig. So, kailangan mo work around kung paano mo, paano ka makatutog ng masaya pa din. Pero walang bastos, walang rubro. So, ina-aral mo rin talaga yung craft. Oh, yes. Aralin mo yung craft mo. Hindi pwede pag walang bastos, hindi ka na nakakatawa. Hindi na kayo masaya panoorin kasi pinanggal din bastos. Kasi yun yung tatak nyo, hindi pala ganun siya. Oo. Kailangan mo mag-adjust. Ngayon, may mga bagong banda. Dapat relevant ka pa din. Hindi ka maawin. Sabi namin, kaya natutuwa ako eh. Kasi kaya yun, ilang taon na kayo. Anak ko, school. May program sa school nila. May band na tumugtog mga klase niya. Tinugtog, kanta namin. Saya ko kasi... relevant pa pala kami sa mga bata. Ayan eh, ilang mga... Yung... Band, dalawang mga banda na eh. Yung band mob na tinututok na yung nata, yung madami mga nakataba ng puso yun. Mas nagdong ba yun? Yung Darda, hindi pwedeng, hindi kantahin sa video o kaya. Hindi lalagpas ang mga, gabi. Nga yung mga isa sa Balis, yung 150 na musicians, kinanta nila yung nata. Yung huling sayo, nag-hold kami last year, mga graduation yung inaka. Nakataba ng puso sa ibig sabihin. Puso na nila yung nata namin. Legacy eh. Di ba? Yun yung... Yun naman yung panghawakan mo eh, as a banda, hindi. Siyempre okay kung gumaman ka dahil sa banda, pero ang masarap pa rin is yung matanda ka na. May legacy. Yung kanta nyo, kinakanta pa rin ng mga bata. Paalam ng mga anak namin na, uy, kanta ng tatay ko. Correct, correct, correct. Kanta ng tatay. Parang may tama kang ginawa sa buhay. May na-contribute ka sa eksena. Yun nga, pati kami yung nagpahinga kami 2 years, pagbalik namin, binago namin. Cooperate lang. Ano kami? Hindi. Meron kami kasamang lighting director. Dati ko mag-show kami. Long set kasama yung 8 songs, 10 songs. Bumalik kami tagpuan, 15 songs. Pinapakita namin sa mga kahina. Organizer. Ganito mag-show ng mga Pilipino.
bongi. Parang foreign din. So, yun. Kumbaga sabi nga namin, tulong sa eksena para makita ng ibang mga banda na kailangan natin mag-step up. Kasi dati, hindi mga kasi nilang mahal ang banda kasi may notion yung organizer. Pag banda, mura lang yan. Pero solo artist, kaya nilang bayaran na mahal yan. Pero pag banda nila, unfair. Kaya nung bumalik kami, may nakala namin. Tapos, ayaw nyo kami, okay lang. At mag-may tour kami sarili. Hindi, kaya nilang magbayaran. Nabayaran nila. Basta, alam nila na pag naparo nila, worth it yung binayad nila. Sir, ang tanong lang din ako, sir. Kanina ka pangatanong mo, sir. Nakakita ko yung Sir Glock. Kasi sabi ko, tinanong ko sa kanya, ano, worth, ano ba talaga yung, ano, di ba, sabi nga, passion kasi natin sa pag-uban. Yung, syempre, pag-passion, yung isipin natin kung ano lang yung masaya tayo. Pero, nakalakip din ba doon na kailangan mo rin magkapera doon sa passion na yun? Required ba dapat yun? O, okay lang, basta tuloy mo lang kahit wala ka pang nakukuha ngayon. Ano ba dapat yung mindset? Okay, siyempre tutukan mo yung passion mo, pero reality, kung mayaman ka, walang problema. Diba? Ito yung parang kasi kami, time na nagsimula kami, hindi naman kami mayaman lahat eh. Ako talaga, nung umalis ako sa bahay namin, kumira ako sa kusin, nagugutom ako, hindi alam ang nanay ko. Pagkatanong niya ako may pera, kasi ko meron. Kasi ayoko umuwi sa, kasi gusto ko panindigan yung ginawa kong desisyon eh. Pero wala akong pera. Akala ng mga kabanda ko, nagsasabu ko kasi sobrang payat ko. Pero lahat sila, kasi nakatira sa magulang nila. So pag nagutom sila, hindi sila nagugutom. Ako, nakikitira ako kay Lachi ng Chagal 8. Pag walang tugtog, wala akong pera, wala akong makain. Kasi nililibre na ako, misan hindi. So, kailangan. Tsaka kayang, ano eh. Buti ko na sa Amerika na, sa Amerika ka na, madaming market. Oo nga, kahit anong dugtugan mo, may market. Dito sa atin hindi. Pero, yun nga eh. Kaya mo mag-work around kung anong na kumikita na hindi na nagkasama yung artist. Tsaya nga, huwag kayong mag-iim na sisika. Lasot sa utak yun. Dapat nag-enjoy kayo. Gago ka. sayang wala ka dito sa SN namin. Parang mas masaya pag wala ka. Sayang wala.